Check. Wait, nakabukas pa to. Ayun! Meron naman tayong panibagong mic na i-review. So, ito nga pala yung first mic na i-review natin para sa taong to. Ito ang Akon DM585. Isa siyang dynamic microphone na nabili ko sa Basehead Marketing. At matagal to naka-add sa cart ko sa Shopee pati sa Lazada eh. So, matagal na akong curious ang mic na to. Kaya nagtataka ako, kamusta kaya performance ito? Noona, hesitant ako na bilhin siya kasi para sabi ko, ang mura eh. Maganda kaya? Well, malalaman natin. Tara, i-review natin. Simulan natin sa unboxing. So, ito nga pala yung box ng Akon DM585. At ito yung tsura ng mic. So, all metal construction siya. Matibay siya. Matibay yung pagkakagawa niya. At gold-plated yung XLR pins. Inclusives ng mic yung carrying pouch. Though, manipis lang yung carrying pouch niya. Wala masyadong foam, wala other lining. At pero siyang kasamang mic stand, mic clip. Kaso wala nga lang siyang 5x38 stand adapter, so kailangan bumili separately. So ito yung voice coil na microphone. Tinanggal ko yung mic grill at ito yung itsura niya. Wala masyadong movements kapag ginagalaw mo yung capsule. Yung voice coil, wala masyadong movements. So ito nga pala tulad ng Akon DM585 at masasabi ko makukompare ko yung tunog niya sa Samsung Q7. Crispy yung tunog niya eh. At mas focus siya sa clarity. Other information sa mic, isa itong cardioid polar pattern. May cardioid polar pattern siya. At pansin ko tailored siya for vocal applications. At may frequency response na 50 Hz to 17 kHz. Sensitivity na minus 52 dB, max SPL na 135 dB, impedance na 400 ohms at 320 grams. Nung unang hawak ko sa mic ito, parang nabigatan ako pero parang nung hinawakan ko ibang mic, sakto lang pala. Hindi naman siya ganun kabigat, hindi naman siya ganun kagaan, so sakto lang siya. So ito nga pala yung tunog ng mic pagdating sa plosives, please bring pizza pronto. Please bring pizza pronto. Please bring pizza pronto. May case na naka-talk lock gain lang ako. Napapansin ko nag-clip na siya. So, siguro masyadong ano din yung gain ito. Hindi naman siya gain hungry. Sige, baba onti yung gain. Please bring pizza pronto. Please bring pizza pronto. Ayun, medyo nabawasan na yung clipping. And yung plosives naman niya is okay lang for the price. Okay lang siya kasi hindi ako siya na nag-expect dito pero yung clarity niya is good. So ito naman yung proximity effect ng mic pag masyado ko malapit sa mic. Proximity effect ng mic pag masyado ko malapit sa mic. So ang gain niya is nasa 1 to 2 o'clock. Itataas ko to 2 to 3 o'clock. Gitna ko lang. 2 o'clock. Ito na yung gain niya pag 2 o'clock. Ito yung tunog ng microphone kapag masyado ko malapit. Proximity effect testing pag masyado ko malapit sa mic. Pag masyado ko malapit sa mic. So, ito naman yung handling noise ng mic. Pag hawak mo siya, so ipapasa-pasa ko siya sa kanang kamay ko. Palipat-lipat, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan. Okay yung ano, tunog ng ano niya, handling noise niya. Hindi siya ganong maingay. So may claim ko sa box na sabi sa box is low handling noise, which is a good thing. Okay ah. So, ito naman yung tunog ng mic kapag kinakap mo siya. Definitely, hindi ko nire-recommend na ganito mo siya hawakan kasi tunog ngongo yung tunog niya, tanong mapansin nyo. Parang may resonance sound na. Narinig niyo yan. Ganun yung tunog niya kapag kinakap mo siya. So, for me, this is not the right way to hold the mic. Kasi pag tinanggal ko itong kanang kamay ko, it will sound much better. Open sounding na siya. And basta masarap siyang pakinggan. So, yun nga yung tunog ng mic kapag kinakap mo siya. Ganda yung tunog niya. Medyo ngongo. At hindi ko masabi kung okay siya. Basta ganda yung tunog niya. So, testing naman natin. pag medyo malapit yung sound sources. So, testing sa phone ko. You swallow.
So ngayon, compare natin siya sa iba't ibang mics na meron ako. Ito nga pala yung tunog ng Akon DM585. Ito yung tunog ng DM Akon 585. Ito naman yung tunog ng Carol AC930S. Carol AC930S. 930S. Akon DM585. Carol AC930S. This is the Carol AC930S. Akon DM585. So mapapansin nyo, mas klaro yung tunog ng Akon DM585. At yung tunog ng Carol AC930S is mabass. So yun, testing na tayo sa iba pang mic. At ito naman yung tunog ng Carol P1. Tunog ng Carol P1, exact same gain, exact same distance ng Akon 585. At mapapansin nyo, ma-mids at ma-bass tong Carol P1. Ang advantage kasi ng Carol P1 sa... yung dati ko kasi yung review nito, mapapansin mo sa Carol P1 kasi yung handling noise is mahina. Okay siya per handle juice. Well, competitor nyo tong DM585 eh. Kasi same sila na mahina din yung handling noise. At mas klaro to, do mas sibilant naman tong Akon 585. So ito naman yung Carol P1. So yun, testing tayo sa pang mic. So ito naman yung wait lang, medyo nalilito na ako. Mackie EM89D. Mackie EM89D. O mapapansin nyo is ito yung counterpart, yung close match ng Behringer XM8500, pero mas focus naman ito sa clarity. So medyo B-shape yung tunog niya. So ito naman yung Akon DM585 Mackie EM89D. Sick, check. May medyo mabase itong Mackie EM89D, which is bagay sa boses ko. So here's another mic. This is a Samsung Q8X. Ito naman yung Akon DM585 Samsung Q8X DM Akon DM585 check. Mas balance ito nagtong Samsung Q8X compared dito sa Akon DM585 kasi mas matalas ang tunog niya compared dito sa Samsung Q8X, pero pareha silang goods kasi pareha silang nagka-cut-through sa mix. So ito mas gusto ko tong Samsung Q8X kasi rinig ko dito yung bass sa boses ko, which is one thing that I like compared dito sa Akon DM585. So here's the last mic that we need to compare it to, the industry standard Shure SM58. At mapansin nyo, more in focus sa mids ng Shure SM58. And one thing na narinig ko dito sa Akon DM585 is sibilan siya, pero hindi siyang tunog ngongo compared sa Shure SM58 na parang ngongo. Pero mas gusto ko itong Shure SM58 kasi hindi masakit sa tenga. Para sa mga taong may boses na katulad ko or kasi same range ko na wala masyadong bass, okay itong Shure SM58 kasi nababalansin niya compared dito sa Akon DM585. Okay yung boses ko dito, though sibilan siya, pero madadaan naman to sa EQ, sa mixing, sa mixer. Save us now, cause we are all the sinners, save us now. Cause we are all the sinners, save us now. Save us from this dying world. Save us now. Cause we are all the sinners, save us now. Cause we are all the sinners, save us now. Cause we are all the sinners, save us now. Save us from this dying world. Save us now, cause we are all the sinners. Save us now, cause we are all the sinners. Save us now, save us from this dying world. So yun, overall thoughts ko sa mic ato. Masabi ko lang ito, nagsibilan siya. Para sa mga taong tulad ko na may boses na matinis at hindi mabass, daw okay naman siya kasi for the price sobrang klaro niya compared sa limang mic na kinumpara ko. Ito yung pinaka klaro. Daw yun nga lang, para sa mga taong tulad ko na maboses matinis, hindi ko siya marerecommend out of the box. Pero
kung mamimix ko naman siya, okay lang siya. And the same time, pwede ko siyang gamitin ng pop filter para madampin yung tunog niya. So, lagyan ko ng windscreen, sandali. So, yun. Okay na siya. Hindi siya ganun kasakit sa tenga. Ay, yeah. So, pagdating naman sa proximity effect at sa blow sips, okay naman siya for its price. Hindi ako siya na nag-expect, pero okay siya. Kumpara sa Carol AC930 at sa Carol P1, mas okay ito na below 1.6 yung price niya. Basta napansin ko tunog, ano siya, klaro siya, at nagtunog ngongo yung mga other mics na meron ako dito. Yun nga lang, top heavy siya. Hindi siya, para sa akin, hindi siya bagay sa akin kasi masakit sa tenga unless gamit ako ng windscreen or dadaan sa EQ, sa mixer. And ngayon, ulitin ko ulit, low lang yung handling noise niya, hindi siya maingay sa kamay kung papasa-pasa mo siya. Okay siya for live application. So yun nga, for this price na below 1,600, usually ang price niya is 1.5, yung original price niya, pero kayang bumaba ng 1,350. At kung may voucher ka, kaya niya pa bumaba ng 1,100 something to 1,200. So definitely it's a steal. Yeah, I would recommend it over the Carol AC930S and the Carol P1 in terms of sound quality, handling noise, plosives, and proximity effect. So yun, marirecommend ko ba itong mic ito? Depende sa boses. So, nga, sa mga nabanggit ko kanina, depende sa boses. So, yeah, 50-50. It depends on you. So yun, maraming salamat. Muli, ako si Dirk Akasha. Abangan yung next video ko ng Akon DM580. Yung kaitsura naman ng Shure SM58. Yun naman yung bagay para sa mga taong tulad ko na maano yung boses, matinis. So yun, abangan nyo yung next video na yun. Maraming salamat.